Hello everyone! Maraming salamat po pala sa mga nagla-like ng aking FB page drawing dahil mayroon na po tayong 220. Ito po ay aking ipinagpapasalamat at akin pong isineselebrate dahil mahalaga po sa akin ang bawat likes ninyo. At kung bibigyan po ako ng pagkakataon, sana po ay dumami at marami pa po ang makakita ng aking kakayahan na ibinigay sa akin ng Panginoon. And don't forget po sana na makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Again, maraming salamat po at taos puso po ako nagpapasalamat sa aking 220 FB followers. Thank you so much po. Guys, ito po yung itsura niya nitong electric eraser po. Yan po yung sa front niya. Ito din po is yung kanyang mga extra eraser po na i-fill in po natin dito sa ating electric eraser. So, ayan. Sisimulan ko na po siyang i-open. Na-open ko na siya guys at ito yung kanyang itsura. Lalagyan po natin niya ng battery. Kailangan po ninyo ng AAA na battery. Ilalagay na po natin itong dalawang battery ito. Pumasok. Hello! Hindi na siya makuha. Ano po? Walang instruction! So, tinataktak ba to? Guys, mga kaguhit, mga marunong mag-drawing, please help me. Ay, we are success, guys. Ang ganda, guys. Ang ganda niya. Yeah, meron na tayong electric eraser. Mga amazing! Guys, pinupush pala to. Akala ko steady lang siya na pinupush dyan na umaandar siya. Kailangan pa palang ipush. Yan. Yan, naririnig nyo guys. Yan yung kanyang tunog. Guys, kung gusto nyo siyang medyo mapahaba pa siya, is gagamit tayo ng papel liliha. Tsaka dyan nyo siya yan. Okay? And guys, ngayon ko lang po na-discover habang tayo po ay nagpa-practice nitong magamit. At first time ko po talaga nitong magamit at medyo tayo po ay ignorante. Joke lang. So, yan po. Ito po pala is kailangan mo siyang i-press pataas para matanggal. At pwede mo siyang palitan kung ano yung gusto mong ipapalit. Kung medyo malaki ba o ano. Ikaw nang mag-a-adjust. So, sample tayo kung paano maglagay ng mas ibang shape ng eraser. Yan, nalagay ko po siya. Effective siya, guys. So, tutry natin siya sa papel. Take note lang po, guys. Huwag nyo siya masyado i-push yung sa dulo. Dapat ganito lang po yung pag... Ano po ninyo, huwag nyo siya masyadong i-push ng grabe kasi hanggang doon lang po yung limit na kaya niya pong ilagay. Dito muna tayo sa pinaka-lighten lang mechanical pens. Ayan guys, itatry na po natin siya. Hindi siya po masyado maingay sa personal. Okay lang po yung kanyang sound. Hindi naman po siya nakaka-irritate kapag ginagamit nating mga artist. Wow guys, ang astig. Bura niya po talaga. Amazing! Sunod naman po tayo sa mga medyo dark. Medyo okay naman po siya, nabubura naman po. Pasado naman po siya. Medyo nabubura naman po siya. Kasi medyo hard po yung aking pagkalagay. So, medyo i-ano po natin ng konti yung aking kamay. Gagaanan ko po, wait. Yung ginaganyan nung pindot lang pala, press lang po para siya po ay gumana. Ang galing guys, napakaganda. Okay na okay siya guys.
Try tayo ulit. So, ito na po yung pinaka-hard po natin or pinaka-maitim natin na pencil na gagamitin. Ayun, guys. Maganda po talaga siya sa charcoal at nakikita naman po natin nabubura niya po talaga ng electric eraser yung mga dapat natin dito burahin. So guys, dito na po tayo ngayon sa color pencil. So bago ko po muna siya dito ilalapat, nilinisan ko po muna siya ng papel dilihe para maganda po ang kanyang pag-erase sa ating color pencil. Try ko na po siya, guys. May kulay, guys, medyo may naiiwan pa na color pencil dito. Wait lang, try ko siya ulit. Inuulit-ulit ko na siya, ganun pa rin, mayroon pa rin na may kulay pa rin siya, guys. Pero kahit papano na i-erase din. Para po sa akin, mas komportable ako siyang gamitin sa mga charcoal pencils po kaysa dito sa my color pencil. Nabubura din siya, guys. Katulad lang naman ng mga ganito. Mas napansin ko lang na mas nabubura niya yung mga light pressure kaysa talagang yung mga dark. Mahirap na talagang burahin. Kapag nag-drawing kayo, dapat light pressure lang po. Huwag mo munang ididiinan yung mga parts na kailangan po na diinan agad. Dapat lahat lang po muna, parang sketch lang po muna. Kasi kapag nagkamali tayo, mahirap na pong remedyohan. Guys pala, kung gusto nyo po pala siyang tanggalin, yan, iniikot lang po siya. Huwag nyo po siyang igaganyan, ha? Baka masira po. And then, huwag nyo siyang ipipress papunta doon, ha? Kunin nyo lang po yung battery. Saka pala, guys, kailangan yung ito, yung nandito dapat na makikita. Yung uunahin nyo is yung walang, yung parang flat. And then, isusunod nyo naman yung flat naman. Tsaka yan. Tapos, talagyan lang niyo. Huwag niyong ipupush siya, baka masira. Huwag niyong ipupush ng ipupush. Nalagyan na natin. Guys pala, first time ko po nito. Dati yung ginagamit ko po ng mga eraser, yung kneaded, tsaka itong pencil eraser na parang sa mechanical pencil eraser po siya. Yan. Pinapatulis ko din gamit ito. Minsan gamit din po ito na liha. Wala po talaga. First time po ito. Lagay ko na po siya sa lalagyanan and kasya po siya lahat, pati yung nasa pack niya kasya na po dito. So ito, try ko yung kanyang eraser. Patry lang po natin. Kasya siya, guys. Size po nito is 5.0 mm. Kung gusto niyo, lagyan niyo pa dito ng papel sa ilalim. So marami po pala yung purpose nito. So, yun lang po, guys, and thank you po sa panonood. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking pag-review po nitong electric eraser po na ito. And kung meron pa po kayong mga katanungan, i-comment nyo na lang po dyan sa baba or i-follow nyo po ako sa aking mga social media accounts dahil nag-update po ako doon ng about sa aking mga art. Sana supportahan po ninyo ang aking FB page and don't forget po to subscribe sa aking YouTube channel.